Regrets o panghihinayang. Isang bagay na inaayawan natin pero kadalasan ay nararanasan at hindi maiwasan. Isang mahalagang elemento sa pagkakaroon ng regrets ay ang kapasyahan. Ibig sabihin nito, sa mga bagay na nire-regret natin ay meron tayong desisyon. Kung wala kasi ang elemento ng desisyon, hindi naman tayo magkakaroon ng regrets kasi hindi naman tayo ang pwedeng masisi. Hindi mo masasabing dapat pala ganito o ganun ang ginawa ko. Pero dahil may say ka sa sitwasyon, may chance na matuwa ka sa resulta o manghinayang dahil sa maling kapasyahan. Nadinig kong isang speaker na nagbahagi sa ilang mga panghihinayangan ng mga taong malapit ng mamatay. Ang iba daw ay nagsasabing, dapat hindi ko sinayang ang panahon ko sa mga taong hindi namang ganong kahalaga sa aking buhay. Sa iba naman ay panghihinayang sa maling paggamit ng oras. Yun bang noong araw ay panaywalda sa oras tapos naghahabol naman sa dulo? Meron din yung hindi nag-iisip noon sa mga desisyon tapos sa dulo ay pilit na itinatama yung mga pagkakamali. Yun bang naubos ang panahon sa paggawa ng di tama at sa pagtutuwid ng mga ito bandang huli? Maaaring may maidagdag ka pa sa listahan ng mga regrets of the dying pero ang maliwanag ay ito. Hindi lahat ng masaya ngayon ay masaya pa rin sa dulo. Hindi lahat ng ginugusto mo ngayon ay gusto mo pa rin hanggang dulo. Hindi lahat ng tama sa paningin mo ngayon ay ganoon pa rin pagdating sa dulo. Yan ang dahilan kung bakit mahalaga ang tamang basihan sa bawat kapasyahan. Dahil ang totoo, nagbabago ang perspektibo pag alam mong malapit ka na sa dulo ng buhay. Ang sabi ng Bible, sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Ikaw, sa palagay mo, meron ka din bang magiging regrets pag nasa dulo ka na ng buhay? Bilang taong may limitasyon, lahat tayo palagay ko magkakaroon ng regrets. Iba-iba nga lang ng antas. Pero upang maiwasan o mabawasan ang mga ito, mahalagang mamuhay na iniisip palagi ang magiging dulo. Tandaan na ang kasalukuyang kapasyahan ang magdidikta ng kahihinatnan, kaya marapat lang na ang bawat desisyon ay sa kalooban ng Diyos iayon. Dahil pag nagkaganon, matagumpay na buhay ay magkakaroon. Asa ka pa!